Dunin lang natin siya. Eto na naman tayo. Magandang araw po. Good morning sa inyo lahat. Eto, magluluto na naman tayo ng uulamin. Ngayong araw na to, ang lulutuin natin ay... Ano nga po ang lulutuin natin? Magluluto tayo ng pinakbit, tapos magpiprinto din tayo ng tulingan, kombinasyon. Tamang-tama to. Sarap na naman ang ating pananghalian. Di ba, Sky? Di ba, Sky? Lulutuin namin ngayon yung mga gulay na dala ng kapatid ko nung isang araw. Kaya magpipinakbit kami. Kasi may dala siyang kalabasa, talong, tapos bumili na lang kami ng okra, konting okra. Ayun, tapos bumili rin kami ng isda. Magpapainit na tayo ng mantika. Niluluto na natin yung pinakbit. Ayan. Tapos magpipredo din tayo ng tulingan. Oh, mag-isa na tayo ng sibuyas bawang. Ayan. So, hintayin lang natin mag-golden brown yung sibuyas bawang natin. Tapos ilalagyan na natin ng manok. O, ayan. Okay na yung sibuyas bawang. Susunod na natin yung karneng manok. Ayan. Ayan. Haluin lang natin yung karneng manok. Tapos hintayin natin maluto. Ayan, halu-huluin lang po natin. Ito na yung pritong tulingan, may prito na namin. Ayan, kain lang natin sa maluto. Oh, lagyan na natin ng salt and pepper. Paminta at asin. Para kumapit na yung lasa niya sa karne. Ayan, konting paminta at asin lang. Tapos, hahaluin lang natin siya. Ayan, haluin lang natin para kumapit yung lasa sa laman. Ayan, lagyan natin ng konting sabaw o tubig. Yun. Kailangan natin siya lagyan ng konting tubig para magsabaw at para madaling maluto yung karne. Tapos, haluin lang natin siya. Okay. Yun. May puso pa nga pala ng saging na dala yung kapatid ko. Tingnan natin kung anong pwede nating lutuin dito. Isang araw lulutuin natin siya. Alam nyo, medyo mahirap ngayon magluto ng gulay dito. Kasi ang mamahal ng gulay, siguro gawa kasi ng dumang bagyo. Kaya yung presyo niya medyo talagang mahal. Kaya yun, hindi katulad sa Abu Dhabi. Naka-freeze yung mga price niya. Hindi siya nagmamahal. Kaya doon, maramihan yung serving niya pag nagluluto. Ito yung kalabasa. O yan, ilalagyan na natin yung gulay. Unahin natin yung kalabasa. Yan yung kalabasa. Yan yung kalabasa ang bigay ng kapatid ko. Ayan, sarap. Inunan natin siya kasi siya yung matigas o matagal maluto. Kaya inuuna yung kalabasa. Nabaliktad na pala yung tulingan. Medyo brown na siya. Ayan. Pag talagay ng kalabasa, ahaluin lang natin siya. Ayan. Konting halo. Ayan, isunod naman natin yung patis, guys. Ayan, lagyan na natin ng patis. Mas maganda kasing ilagay ang patis kasi mas malasa. Pero okay din ang okay din ilagay ang asin. Ayan, okay na. Pinatulog muna natin ulit si Baby Sky para walang istorbo sa pagluluto. Natulog na siya. Tara, tingnan natin yung luluto natin. Ayan, malambot na yung kalabasa. Ilalagyan na natin yung susunod na gulay.
yung okra at saka yung talong. Ayan. Sarap na naman ang kain natin ito. Pinakbet. Tapos kombinasyon ng tulingan. Ay, yung tulingan. Luto na. Andito na siya. Dito na natin siya. So, yun na yung tulingan. Okay na siya. Ito nga pala yung saging, oh. Yung isang araw, nanunguha kami ng saging. Lulutuin namin yan. Baka pahinugin muna namin, tapos lulutuin namin. Pwede rin paninda, pwede rin merienda. Ayan, haluin lang natin yung ano, gulay. Haluin lang natin siya. Yan, kumukulo na siya. Antayin lang natin siyang lumambot, tapos okay na siya. Luto na siya, pwede na tayong kumain. Ayan, luto na ang ating ano, pinakbet. Ayos, ang pananghalian. Tara, kain na tayo. Salt tayo dito. Oh, luto na yung ating pinakbet. Tapos may tulingan na rin. Tara, kain na tayo. Sarap na naman eh ito. Busog na naman. Alam nyo, sa panahon ngayon, kailangan masustansya yung kinakain natin. Kailangan laging may gulay o kaya prutas para malakas yung ating resistensya. Alam nyo naman, meron pang COVID o pandemic pa. Kaya dapat malakas yung resistensya natin. Sa Abu Dhabi, alam nyo, libre yung ano. Sa Abu Dhabi, libre yung COVID test. So yung gobyerno, merong mga pasilidad o may mga nagtayo sila ng mga malalaking tent tapos computerized, sobrang high-tech niya. Basta sobrang high-tech sa Abu Dhabi tapos libre, libre yung COVID test. Eh dito sa Pilipinas, napakamahal ng COVID test. Mamumulubi ka sa mahal ng COVID test dito sa Pilipinas. Sa Dubai, wala akong nabalitaan libreng COVID test eh. Ang alam ko sa Abu Dhabi, kasi taga Abu Dhabi ako, dun libre talaga yung COVID test. Pupunta ka nga lang dun sa mga center o yung mga pasilidad na ginawa nila para sa libreng COVID test. Pag medyo may pera ka naman o mayaman, hindi magpa-COVID test ka na sarili mo, may bayad din. Pero affordable naman dun sa Abu Dhabi. Hindi katulad dito sa Pilipinas na medyo may kamahalan. Kaya dapat lagi tayong malakas ang resistensya para panlaban sa sakit. Tsaka alam nyo, sa UAE o United Arab Emirates, bawat state, iba't iba yung batas. Halimbawa, dahil sa COVID, pag pumupunta ka sa Dubai, okay lang, dire-diretso, wala siyang checkpoint. Pero pag gagaling ka sa Dubai o ibang Emirates, papunta sa Abu Dhabi, may checkpoint. Kailangan mo munang magpa-COVID test o kaya magpa-rapid test. So may bayad yung rapid test. Bale, 50 dirhams per head ang bayad sa rapid test. Pag negative ka, pwede kang pumasok ng Abu Dhabi. Pag positive ka, kailangan mo mag-swab test doon din sa facility nila. Tapos, pag positive ka, kukunin ka na ng gobyerno, dadaling ka na sa, i-isolate ka na. So, ganun. So, iba yung batas ng kada state doon. Sa Abu Dhabi, medyo stricto sila. Hindi ka basta-basta makakapasok sa Abu Dhabi. Ang isa pa sa Abu Dhabi, doon kasi monthly, mandatory na magpa-COVID test ka. So yung mga mall doon, lahat ng nagtatrabaho sa mall, monthly nagpapa-COVID test sila. Mandatory yun, utos ng gobyerno yun. Kaya lahat ng staff na nagtatrabaho sa mga mall, monthly kino-COVID test yung mga yan. Pag may nag-positive, i-isolate na nila. Hindi ka pwede magtrabaho sa mga mall. So yung mga ibang company, ganun din yung ginagawa. Tapos yung iba naman, voluntary. Punta ka lang dun sa mga facility na may libreng COVID test. Yun, pwede ka magpa-COVID test yun. Tsaka napakadali ng resulta. 24 hours, may 24 hours lumalabas na yung resulta. O one day lang lumalabas na yung resulta. Kaya yun, ganun sa Abu Dhabi. O tara, kain na tayo. Luto na. Ito yung ano. Ito yung ulam natin yun. Ito na yung pinakbet, yung kanin natin, yung isda, tulingan, tapos yung niluto kanina ng kapatid ko. Ano yata ito, longganisa. So tara, kain na tayo.
yun guys, solve na naman ang pananghalaya natin. Sarap ng kain. Bundat. Bundat na naman ako, empacho yata. Na-empacho yata ako. Ah, sarap. So paano, hanggang dito na lang yung video ko. Huwag niyong kalimutan na mag-like dyan sa baba, mag-comment, mag-subscribe, at pa-click na rin yung bell notification. So click nyo lang yan sa baba. Tapos paki-comment na rin po. Maraming salamat.